Masayang araw! Welcome to my vlog! Welcome sa aking YouTube channel kung saan may kapangyarihan ang kaalaman. Bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong i-invite na mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay isa sa pinaka-nakakatakot at misteryosong karamdaman sa mga sanggol. Nakakatakot nga naman ito dahil kahit malusog na malusog ang iyong sanggol, ay maaaring bigla na lamang itong mamatay o yung tinatawag na sudden death. Marahil ay nabalitaan na ninyo ang nangyari sa ibang mga lugar kung saan ang mga sanggol ay bigla ang namamatay ng walang kadahilanan. Mga ka-science, ito nga ang kagimbal-gimbal na nangyari kay Baby Alonso noong nakaraang linggo. Ayon nga sa kanyang ina, si Baby Alonso ay masigla pang naglalaro hours before bago ito pumanaw. Lumabas lamang ito ng kwarto upang magluto, ngunit pagbalik niya, namumutla na at nanlalamig na ang bata. Ayon sa mga doktor, ang nangyari kay Baby Alonso ay tinatawag na Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Ang Sudden Infant Death Syndrome ay ang hindi maipaliwanag na kamatayan sa mga sanggol na may edad 1-year-old pababa. Ito ay tinatawag ding crib death, dahilan sa ang mga sanggol ay pumapanaw sa kanilang mga crib. Ito ay nangyayari kahit na ang mga sanggol ay mukhang malusog at masigla. Bagamat ang dahilan ng SIDS ay hindi alam, maaaring may associate sa depekto sa parte ng utak na nagkokontrol sa paghinga ang SIDS. Ayon ito sa mga siyentipiko. Kaya ngayon sa ating video, iisa-isahin natin ang mga factors na binigay ng mga dalubhasa na maaaring makapag-contribute sa mas mataas na tsansa na maging prone ang ating mga sanggol sa Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Unang factor ay ang physical factor. Sabi ng mga dalubhasa, mas mataas ang chance na mamatay ang sanggol sa SIDS kung sa pagbubuntis ay nagkaroon ito ng brain defect. Ito ay depekto sa parte ng utak na nagkokontrol sa paghinga. Maaring ang parting ito ay hindi pa fully developed upang mag-function ng maayos. Ang pangalawang physical factor ay ang pagiging premature ng baby o pagsilang ng wala pa sa kabuwanan. Ito ay nagbubunsod sa mas magaang timbang sa pagsilang. Dahil dito, maaring maging factor ito na hindi ma-develop ng maayos ang brain ng baby. At ang pangatlo sa physical factor ay ang pagkakaroon ng mga health infections. Ayon sa pag-aaral, ang mga sanggol na namatay sa SIDS ay naka-experience muna ng sipon at ubo bago sila pumanaw. Hindi lamang physical factors ang nakaka-contribute sa pagtaas ng risk na mag-suffer ang isang sanggol sa SIDS. Maaring ang sleeping position ng bata at lugar na kanyang tinutulugan ay maging factors rin ng kanyang pagkamatay. Halimbawa, ang pagtulog ng nakadapa ng isang baby ay nakakapagpataas ng risk ng di makahinga ang sanggol. Ganon din ang pagpapahiga sa baby sa sobrang lambot o puno ng mga unan o stuffed toys na crib. Hindi ito maganda sa mga sanggol dahil napapataas nito ang chance na masuffocate ito. Kaugnay nito, hindi rin advisable na itabi mo ang iyong anak sa pagtulog. Although,
Napapababa nito ang chance na masuffocate ang baby sa crib. Napapataas naman ito ang risk ng SIDS kung magse-share kayo ng higaan. Bukod sa mga nabanggit, kasama sa iba pang mga risk factors ay ang sex ng bata. Mas mataas ang risk ng mga baby boy kaysa sa mga baby girl na magkaroon ng SIDS according to studies. Pinaka-vulnerable naman o mas mataas ang tsansa ng mga baby ages 2 to 4 months na maka-experience ng syndrome na ito. Ang mga iba pang factors ay ang race o lahi, family history, kung may naninigarilyong kasama sa bahay, at pagiging premature. Mataas din ang risk ng baby sa SIDS kung ang kanilang nanay ay 20-year-old pababa. Naninigarilyo, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, at kung napapabayaan nila ang kanilang katawan at ang kanilang baby nung sila ay nagbubuntis. Ngayon mga kasayans, ang pinakamahalagang tanong, paano ba ito maiiwasan? Ito ang malaking tanong na dapat nating sagutin sa video na ito. Nagbigay ang mga dalubhasa ng mga pamamaraan upang maiwasan o mabawasan ang risk na ma-experience ito ng ating mga anak. Ano nga ba ito? Una, hayaan nating matulog ang ating mga sanggol na nakatihaya or facing upward. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang limitadong pagpasok ng hangin sa katawan ng ating sanggol. Kung kayo naman ay may tagapag-alaga o kasambahay, mas makabubuting liwanagin ang konseptong ito sa kanila. Pangalawa, gawing mas simple ang higaan ni baby. Mas okay ang gamit na mas kokonte sa loob ng crib. Pangatlo, huwag hayaang sobrang mainitan ang sanggol. Nababawasan ang pumapasok na hangin sa baby kapag mainit. Pang-apat, breastfeeding. Ayon sa pag-aaral, mas bumababa ang risk ng SIDS kapag napapasuso ang sanggol hanggang 6 months. At panlima, ugaliing magpaturok ng bakuna. May mga evidences na nagsasabi na nakakaiwas ang sanggol sa SIDS kung regular itong nagpapaturok ng bakuna. Ayan mga kasayans, nakinig at nakita na ninyo ang mga kompletong information about SIDS o Sudden Infant Death Syndrome. Kaya kung may masasabi kayo about the topic na ito, just comment on our comment box. Huwag nyo rin kakalimutang i-share ang video na ito para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat! Till next time, bye-bye!